Ang farming talaga ang problema, yung weather natin eh. Minsan nakita ko ang gaganda ng aking mga kakao, tapos biglang eto na uulan na naman. Yun ang talagang mahirap sa mga farming eh. Pagka inano tayo ng Mother Nature, hindi na natin ano eh. Kasi ang kakao, ayaw niya ng masyadong maulan at saka ng mainit na mainit. Kailangan talagang balance. Kaya ang hirap, pagka na minsan nakala namin, makakakuha kami ng 300 kilos na lasones, hindi pala 100 kilos lang. So kahit ano, kahit lagyan mo pa ng fertilizer, kahit i-maintenance mo pa rin, yun ang ating ano eh, ang kalaban natin talaga si Mother Nature. Yun ang talagang hindi natin kaya. Hindi natin ano. So lagi na lang tayo sanang handa na kung masira man ang aking kakao at wala akong masyadong makuhang mga bunga ng kakao, mayroon pa naman akong another enterprise, yung aking zero waste management na handicrafts. Ikaw naman, Sir Edgar, as a retired Navy. Tsaga-tsaga lang talaga po. At it's work. Talaga hindi naman easy ang work. Pero, panalangin lang po. Panalangin sa taas. The Lord will always provide. Yun ang ano pong ating lesson. Tiyaga lang at tapos manalangin. Yun po. Okay na po kayo dito sa Pilipinas, hindi na sa Amerika? Masaya ho kami dito. Masaya ho ako dito. Sa kami, basta kasama si Mrs. Okay na. Okay. Yeah. Mama Irene, yung ikaw ay sabi mo nga, na-mention mo na it's not really to earn, diba? Kasi kung gusto mo talagang kumita, aba, edi balik mas mabilis, balik ka na lang sa Amerika. Yes. But it's an advocacy to help the community. Mm-hmm. At gusto ko yung ginagawa ko, nag-i-enjoy naman ako. Yung importante doon eh. Kumusta po ma'am? Marami ng mga nagbago ang buhay because your advocacy dito sa community? Marami ako naging kaibigan. Okay. Yun ang ano noon, marami ako naging kaibigan. Minsan may nagpapasalamat sa akin na hindi ko alam kung ano yung ginawa ko. Pero I'm so happy naman na sana mayroong mga tumulad sa akin o sundan yung bakas ko at maisip nila na gumawa din sila ng handicraft. Ito nga ang ganda ng aking bagong earring, di ba? So, it's a cacao pads, di ba? Yes. So, yun. And gusto ko yung ginagawa ko. Yeah, masaya. 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 Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Bagong bago yung house niyo, sir? Bagong bago? 2022 na tapos. 2022? Opo. Ganda? Oo yan. Tuloy. Parang bahay sa Amerika? Kaso lang yung basura. Sir? Walang hangin? Parang bahay sa Amerika? Ganda. Ito lupang to, binenta sa amin ng aming mother-in-law. Ang aking mother-in-law. Sa mother-in-law kasi. Oh. Ina ni Irene. So ito yung aking mini na tindahan ha, na nilalako. And then, ito dadaling ko to. Can you open the right palm? Ito dadaling ko to si Stay. Wow! Aso ito yung maka-wine kung sa binigay nila sa akin para pupunta ko sa Napa Valley. Wow. Sa California, ipapatry ko kung maganda pa talaga ang cacao wine natin. You never know. Baka magustuhan. Kahit yung mga nice bago. Nice packaging. Oo nga eh. Iba't iba to. Iba't iba nagbigay sa akin ito. Ito yung aking mini store na dinala ko doon sa farm. So, yeah, and then I'll show you the third floor. Let's go upstairs before maganang mag-sunset. Sunset, so you can see down and then mamaya. Oh, wow, ma'am. The three provinces. Grabe. You can see that. The three. Oh,
Ay, pag nagpunta from ka sa, pag nagpunta ka sa state, wala naman ang bahay namin kasi pinaship ko yung gamit ko. Oh, wow. This is from our old house. Sige, from, papasok ka na. Oh, that's nice. Mga ano mo to, sir? Awards mo? Wow. Emergency ID rin yan. She has her own walls too. Wow. Sige, buksan ko yun. Ay, dahan-dahan kayo ha. Ano kwento? This is Mount... So... Makulot. 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 Tagaytay Bridge. Yun ang ano, Matiling, Malaraya, Angas. So, take your pick. Ayun ba? I'm sorry. Si Kakang Taan. You always have to. Taan? Kasi? Vulcan. Right there. Oh. Right there. You're supposed to say hello to Kakang Taan. But sa gabi, you could see yung ano, Sky Ranch. Okay. Tagaytay Highland. Mm-hmm. And dito makita ang Balete. Nandito yung Kalamba, Santo Tomas. That's Makiling over there. Medyo crazy. But at least may nakita kang ano. Ang orientation ng bahay na ito, northwest, ang harap, to southwest. Okay. So ito, ang hangin pagka-amihan from northeast. Pasok ito. Dito pasok. Yeah, lalo na sa, I'm sorry, lalo sa this, November, December, January. Malamig. Mm-hmm. Malamig dito. Ano ba ito? This house is built on... the highest land dito sa mataas sa Kahoy. So you could see, nakita ang mga puno, everything goes down. Nasa baba sila. Down, lahat sila down dito. This plot of land is mataas. Ano siya? Ay, ang Malarayat. Ito, airbase. Nando doon. Ah, airbase? Yeah, airbase. You see that? Yung nadaanan kanina. Yung kanina, yung the tower. Yeah. Over there, pagka nakita mo airbase. So lahat yan pababa. Everything goes down. This is ano. So ginawa namin. So let's see if we could tap into the feng shui of this land. Okay, here we go. So ano gagawin natin? So sa feng shui, if you have a house that overlooks or that looks at a river, an ocean, or a lake, very auspicious. I call it my dragon drinks from the Taan Lake. You could see opportunities. So come over here. This is the eye. This is the eye of the dragon. Ito, right here. Oh. We have crystals. Wow. A chandelier. We are feng shui masters. So we do a lot of. We went to a different school ng feng shui. Oh. Okay. So it's a we're studying the form, hindi yung mga ano Buddha Chinatown. No, we study how to form the land and yin and yang and so we are into flying star. So we went to a lot of school. Yung harap, the way that we're facing this land is. It's a northeast direction, southwest. You know. So but this is good because to have a mountain in the back. And you will see the main door. Yeah. Kasi ang bahay ang sa ano namin yan sa pinag-aralan, parang tao yan eh. So dapat malaki yung bunganga mo, your mouth. That's why we have a double door. Just when you see the double door. So we do form of feng shui. And it's called Flying Star. Paano yun man pag ano, tapos na yung plan ng bahay pero hindi pa nabibuild, pwede pang ano yan? Yeah, pwede pa. And then we have what's called the yung Flying Star using a compass, Chinese compass, to see what is good, what's a good direction for the house. And also the bag, I feng shui the bag. Yung dimension. You know, yeah, mga dimension. Oh. So that's what ano. And then so nakikita mong opportunity. So you have an eye of the dragon. Kasi ito ulo ng dragon to eh. So nilagyan namin ng and talaga naman na experience namin nga daming opportunities.
overwhelmed talagang na ano. Too much. Too much. But ang ano namin, ang aming feng shui, hindi, isa yin and yang, dapat balance. Balance. Yeah. Hindi mo pwedeng, okay, if you wanna career, maging CEO ka, lalagay natin sa 50%, di ba? Ay, what will happen sa health. Iba pa? Sa health, sa family, sa love. So, dapat 20% lang. Balance. Oh, I see. Hindi, mahirap i-ano. So, yun ang ginagawa namin ni Edgar. Yun ang ano. But so, we've been happy, doing since 1986. We're doing pang-sui since 1986. Itong house namin since 2022. No, we moved here September 2022. Maganda aming move, maganda aming ano. And then, we'll see, let's see how it works. And let us, let the force flow. Yeah, so, and then, in the morning, we will say, good morning to, ano, to Kakangtal. So, this will be, So, we have binoculars sa gabi. That's sa Tagaytay Ridge. Don't get mad. Tagaytay Ridge. That's the Taal Volcano. Oh, ganda. Santa Teresita. Kuenka. And then yeah. Over here you could also Lemery, see Lemery. You could see Balayan Bay, Lemery. That's Balayan. Yeah. The over the land, on the other side of the land, yun ang Balayan Bay. You can see. Ayan, opo. So kita mo Mount Mokolot. And then, yeah, this is, we enjoyed that. Anong function ng room na to, sir? It's a lookout. it's for gathering. Lookout. It's for gathering. It's to not to impress people. Not just to say, look at this. Look at the beauty of Batangas. You see Batangas. Batangas ako. Makiling. And ano? Ang maganda nito nung ano New Year's. Oh. Lahat all fireworks. Di ba maraming ano, those explosions and fireworks. Ang ganda talaga. Grabe. So, kasabi ko, if you wanna see ito, Taal Volcano to. Eh. So, every morning, hi, good morning, Kakang, Taal. Kaya pala, enjoy ko yung sa Philippines. Oo. It's okay. No, safe naman kami. The town naman kasi si Tita Irene's from here, from Matasakaw. Ikaw, sir, from what? Santo Tomas. Santo Tomas. Batangas. And then I went to the seminary dito sa Lipa City. So, yeah, I know the Lipa Nakita City. Nakita ako, hindi natuloy magpare. That's exactly, yeah. That's how things work. And then, you know, you enjoy life. But hindi lang, we went through struggle, so it's okay. Maraming ano. Yeah. But right now, may story din. Opo, may story din. That's okay. There's no perfect nga daw. Hindi pa yun. So, yeah, pala. But yung aming opportunity, if we find the opportunity and we could change people's lives and we could help people, you know, I mean community, yes, I mean yes, barangay, yes. That's ang aking ano. That's where I advocating. Kailangan mabago itong buhay ng mga taong yes. Ito. And then ano. And then we'll leave the earth. You know, okay, meron kayong trabaho, meron kayong ano, meron kayong hanap buhay, at palakihin niyo ang inyong mga anak, ganun. That's fine. That's okay. That's okay. And I really believe feng shui kasi ginagawa namin eh ever since ano lahat from education ng mga anak ko, financial and career. Can health and can you imagine I'm a Filipina. I have a Philippine accent pero dito ako. So so yun ang ano na nakipagkumpita ko sa mga puti, mga ano. Hindi ka nila tinalo, ma'am. Patanggay niya daw. So at least si ano nakita ko na ba pwede pala yun. So ano yeah we do feng shui pero si state talaga nagano kami na we do a consulting sa Pilipinas hindi pa masyado eh kasi iba yung ano nila eh. Kasi iba yung aming feng shui is science hindi okay. Yung ano kaya lang, I have a lot of mga Buddha dun sa baba kasi regalo yan. Oh, kasi alam nila, nagpupongsoy ako, niririgaluan ako ng mga ano. Mm-hmm. And then, kinikip ko naman kasi sometimes they visit me, they're asking kumusta na yung ibinigay nila. So, but ako, Roman Catholic ako. I believe in God. So, hindi ako Buddhism, pero We pray a lot, too. Yeah. And, mutik na magpare, hindi lang natuloy. Ayun. Oh,
okay. But I just want to show you that there's you could see three provinces in one house. One house. Cavite, Laguna, and this is Batangas. Salamat, galing, galing, ganda, galing. Pagkasa, ano talaga, nakita mong ganda, talaga. Then mamayang gabi. Oo, may mga lights na yan. Ang yung sila, Tagaytay Ridge. Yung mga hotel. Yung doon stretch na yan. Yung mga building, yung mga building na yan. That's the, I mean, ilang mga ano doon, condo doon. Condo dyan, mga kainan, na dyan, mga restaurant. Ang ganda. And traffic over there. Kabit at Tagaytay. No! Dito kami sa mataas sa kahoy. Talaga yan, hinalap ko pa yung mata na yan. That's really diba? Yes. Parang ay talaga yung mga mata. May nabibili no? Sa mga ano. Talagang hinahanap ko talaga. With some crystals and stuff like that. Pagka umari dyan ang, ano, ang araw nagre-rainbow siya kasi crystal yan. Oh. So it's an eye of the dragon. Sabi nila. Very interesting. Galing. Let you the secret. Kaya alam, we don't have time to play. No. So busy. Wow, ang ganda ng ano ni Sir, oh. That's my husband wall. Ako, pinili... Where's your wall, ma'am? Pinili ko lang wall ko. Pinili ko lang ang wall ko. Wow. Kasi mahilig talaga ako mag-volunteer sa ano yan, sa mga... Sa may... US Navy din. Ang gaganda ang rin, ang pinakamaganda ito. I can bring it there and show it to you. Kasi ang husband ko kasi, nasa barko siya, di ba? Yes, po. And he's stationed sa carrier. Malaking barko yan. Okay? Oh. So ngayon, you look at this. Ito talaga pinaingatan ko yan eh. Wow. So I am an ombudsman. Okay? So, ang ano ko noon, nag-volunteer ako, I wanna be the voices, link communication between the captain ng barko at mga dependents, yung mga misis, mga ano. Oh. So ito. So yung ano nila, nung umalis ako, yung asawa ng kapitan, binigyan ako nito. Ibig sabihin niya, I have a big heart. Marami akong tinahi na mga buhay ng tao. Wow. To see that. And then, ito yung mga barko na naging ombudsman ako. It's like, how many, ano. Mm-hmm. So, yun ang pag sinabi ng kapitan, we will be going underway 6 months, 8 months. Paligayahan mo yung mga misis at saka mga dependa. So, we take. Pero malaki yung barko, 5,000 ng ano ng Navy doon sa carrier, 5 kaming ombudsman. So, hindi lang ako lang mamag-isa. So, itong pinakamagandang ano. Then, ito yung Philippine Club binigay sa akin. Oh. So, this is marami ako ding natulungan, maraming ano. So, talaga mahilig ako. Mahilig akong volunteer nga, wala nang sweldo eh. So, inaano ko to for how many years then. So, sabi ko, itong i-display niya. So, and that's all the, ano, na mga naging trabaho ko sa... That's her son. Ang gaganda, anong, ano? Ang gaganda ng mga plaque, no? Iba't iba. Ang ganda nila gumawa. Oo. Iba't iba na nila. So, marami pa pero dahil ko niya, you just choose anong, kung ano yung kwento. So, yun lang. Bawat yan, may kwento yan. So, yun ang, naman yung dalawa kong anak. May kanya-kanyang wall. Ah, ayun. Ilan lang po anak niyo, sir, ma'am? Dalawa lang. Isang lalaki. Si Carol at si Glenn. Nasa state sila ngayon. That's the one, yeah. You visit us in Oxnard. Nandun sila. They're there. Yeah. With the grandkids too. Ang kulit ng mga Korean grandkids. But they're happy. They're happy kids. They're happy kids. So, may asawa na siya, may dalawang anak. Yung maliit pa siya, then ito. Yung maliit din siya. It was small kids. Ito nung gumaraduate sila ng kanilang college. Sabi ba, mga anak pinunsi. Yeah, they're good. Whoa, ganun. Ma? So, take care of the family. Tingnan natin yung wall ni Sir, grabe. Wow. It's a lot of work. This is the highest award. Highest award that I got. You know, it's a meritorious service medal. It's a service. That's. I don't want to brag about it, but it's okay. Maraming hard, yes, sir.
Maraming hard work. Yeah, maraming hard work. It was, sir. Yeah. Oh, 1978. Oh, wow. And then Off-cam. Yeah. So yun, Sir, ano yung huling rank mo? It's called Master Chief. Master Chief. Oo, it's the highest rank ng enlisted. Hindi ano, not going to the officer, but the highest rank in as an enlisted. You know, I don't want to brag about that, but we move on. We'll find something else to achieve. All right. Thank you. Thank you for viewing the three provinces. Oh, oh. Grabe yung artwork, oh. Yeah. Ganit na ang galing pa ng state. Yes, no, meron sa Los Angeles na import from China. So from China, from or Hong Taiwan. Kong. Taiwan. Hong Kong yata siya. Meron siyang shop dun sa no. Sabi ko, I need to make a plaque. Ganun na malaki. Rosewood, gano'n. Sabi ko, sige. Ganda. Ay, inalis ko doon sa bahay ko. Sabi ko, ano gagawin natin dito? Sabi, ilagay natin. Ayaw pong... IKEA lang talaga. Modern, mga modern. Okay na po. We're done, sir. We're not going to show the rest of the house. Get something to drink for a month. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.